Hi, this is the Soul Farm Girl. Welcome to Annika Farm. Another payday na naman mga kapigi. So ito po yung pinakahihintay po natin sa lahat. So pag mga gantong panahon kasi, di ba, ngiting-ngiti po tayo niyan, lalo na pag mabibigat ang timbang ng mga alaga po nating baboy. So yung mga alaga po kasi namin dito, nasa 151 days na sila. So yung mga yung feeds kasi na naka-allocate po sa kanila, so kalahati na lang po yung natira. Ito na lang po yun. Yan, so dapat bago po nila maubos yan, ma-imbenta na rin po namin itong mga alaga po namin dito. Kasi itong mga baboy po namin, naka-reserve na po yan. So, pipikapin na lang po nila yan or i-deliver namin anytime. So, tatawag na lang po yung customer po namin. Mga alaga po namin, mabilis po silang lumaki tsaka bumigat ang timbang nila. Kaya na-reach na nila yung period na pwede na silang ibenta. Mapapalitan na din ang pagod at sakripisyo ng isang magbababoy kapag nagbenta. Tara, samahan niyo ako mag-harvest. Si number 22. Ito yung pinaampun po namin noon. Laki niya na. Ang timbang po nito nasa 100 kilos. Eksakto po. Ayan. So, dito ka. Ayan. So, si number 22 po yung pinaampun po namin. Kung naalala po ninyo, tsaka napanood nyo po yung video ko, pinadedi po namin ito, tsaka pinainom ng gatas. Kasi ito po yung binubuli ng mga kapatid niya. So, ngayon, nakahabol na po siya, tsaka malaki na siya. Eto, nandito na po lahat yung limang gills na nadagdag po dito sa gestating pen po namin. Ito po yung lima, si number 20, 22, etong isa si 19, 21, saka si 23. So ito po, babae rin to, kaya lang hindi po namin to pwedeng gawing inahin kasi ito po yung may earn niya. Nilipat lang po namin dito kasi wala na po kaming kulungan para sa fattening pen dahil maglilipat na rin po kami ng mga biik. Ito po yung limang gills na nilipat po namin. Ito rin po yung nag-vaccine po kami ng PBB sa kanila. Yan. So magsi-6 months na po ito sa September 14. Ang lalaki na nila, no? Ito naman po yung mga dati na po naming baboy dito. Kailangan po silang paliguan kasi sobrang init po dito kahit ako pinagpapawisan. Hinihingal po kasi sila kanina eh. Ang bilis dumami po ng mga baboy po namin dito. So imagine, itong pinagawa po namin gestating pen is nasa 53 sow level. So ngayon po, nasa 21 sow level na po kami kasi may nadagdag pa pong limang gills, di ba? Padami na padami po yung baboy po namin dito. So di ba, sabi ko nga sa inyo, nag-start po kami sa isang inahin tsaka apat na piglets. So ngayon, ang dami na po namin inahin. Yun, ikikwento ko lang din po sa inyo yung isang baboy po namin na binubuli tsaka yung may sugat yung nguso. Tara, pakita ko po sa inyo. Ito na po yung may sugat yung nguso niya. Yan, so kung mapapansin po ninyo, yung nguso niya, di ba, medyo may siwang ng konti. Kasi yan po yung kahawak po namin. Napilit po namin siyang pinapakain tsaka pinapadede para makasurvive siya. Ang plano po kasi namin dito,
sabi ko dati makasurvive lang siya, lilitsunin po namin. Pero dumating naman yung time na pwede na siyang litsunin, hindi naman po namin nilitsun kasi that time, 'di ba, wala naman po kaming okasyon. So hindi naman kailangan na litsunin 'to kasi sayang lang din, 'di ba? So yun nga, ito naman yung fattening po niya dumating na rin. So hindi rin po namin maibenta-benta. Ayan, nakatingin siya sa akin, no. Hindi ka na namin ibebenta. So dito ka lang mag-stay sa farm. Yan, so gagawin ka naming inahin para bigyan mo kami ng maraming anak. Kasi 'di ba nakakatuwa lang kasi survivor po siya. Tapos ngayon, kung titignan niyo po yung guilt po namin, malaki na po siya. Itong guilt number 22 po namin, 'di ba? Yan po yung sinabi ko sa inyo na pinadede namin, tsaka pinakain po namin ng feed, sinusubuan po namin 'yan para makasurvive lang po siya. Tsaka nagtai din po tong baboy namin na 'to. Kaya sabi ko sa asawa ko, hindi na natin 'to pwedeng gawing inahin kasi aside sa may sugat siya, nabansot, tsaka nahuli na po siya sa mga kapatid niya. Kasi yung mga kapatid po niya ngayon, malalaki na. Kung baga siya, napag-iwanan na po siya eh. Yung nandun sa dulo. Yun, so yun yung mga kapatid niya. So ngayon, nakita naman po namin, dumating naman po yung fattening nila. So ngayon na po yun, ngayong araw na yun. So sabi naman ng asawa ko, ang reasoning naman po niya, na bakit natin ibibenta to para patayin nila? Eh, kinilig nga niya mabuhay, di ba? Kung bagay itong baboy po namin na ito, survivor po siya. So, ibig sabihin, matibay siya, di ba? Maganda rin naman gawin na lang namin din inahin, di ba? Kaysa ibenta po namin, tapos papatayin nila, di ba? Parang ito kasi, itong number 22 na to, parang ito po yung pinaka-baby po namin dati. Kaya, naka-focus po kami sa kanya everyday, halos everyday, nandito po kami sa farm para subuan siya ng feeds na may gatas, tapos pali-DN po namin. So, baby na rin po namin to. Yun, so abangan nyo po, ilan po yung magiging anak ni guilt number 22. Kung madami ba or konti. Yun, so abangan po natin kasi i-update ko na lang po kayo dyan kung ano po ang mangyayari sa kanya. Tapos na po kami magtimbang ng mga alaga po naming baboy dito. Yung limang babae naman po, yun po yung nilagyan namin ng AirTag. Ngayon, nasa gestating pen na po sila. Kasi yun po yung gagawin naming inahin, di ba? Lagi ko nga po sinasabi sa inyo, mga lalaki lang po yung binibenta namin. So, itong mga apat na lalaki na naiwan po dito, ito naman po yung pangbenta po namin. Ayaw din naman po namin na ibenta yung mga baboy namin dito sa lugar po namin kasi inuutang nila. So, take note ha, utang. Ayoko naman magpautang kasi syempre, di ba? Yun nga, lagi ko sinasabi sa inyo, pag nagpautang naman kayo, ang hirap-hirap maningil, minsan sila pa yung galit, di ba? Kaya ayoko rin naman magsabi. So, yun. Baka mamaya may makapanood na tagal dito sa akin, magalit sila. So, ayoko rin talaga magbenta dito. Pwede naman ako magbenta dito, basta bayaran nila lang cash. Kasi kung utang, never na magpapautang po kami kasi mahirap po talaga maningil. Diba, sabi ko nga po sa inyo, meron kaming pinautangan dyan sa palengke po namin na hanggang ngayon, may utang pa rin sila, hindi pa rin nila nababayaran. So, dalawang taon na po siyang hindi nakakabayan, kaya dalang-dala na po kami kasi hanggang ngayon, may utang pa rin po siya. So, yun, nakakadala lang, kaya kayong mga kapigi, huwag kayong magpapautang ha, yun, pinapaalalahalan ko lang po kayo. Ayun, so nakakatuwa lang kasi padami ng padami po yung mga alaga po namin baboy dito. Ito naman po, bago lipat po itong mga fatteners po namin dito kasi itong mga to, nasa winning pen po sila. Winning pen po kasi nila nasira. Kaya minabuti na lang po namin na ilipat po sila dito. Pero ang nangyari kasi, nag-aaway po sila. As usual, mga lalaki lang po yung ibebenta namin dito. Yan, so ang tanong, pwede na ba namin gastusin yung kikitain po namin dito? Syempre hindi pa. Kasi yun nga, 'di ba, meron pa kami limang guilds na nilipat po namin sa gestating pen. So pang-suporta na naman po namin yun sa kanila sa feeds, 'di ba? Kung ano pa yung mga bibili namin, mga vitamins sila or vaccine. So sa ngayon, wala pa po kaming kikitain. Yan, so puro ano lang kami, invest lang kami, nag-aalkansya lang kami. So maghihintay lang po kami ng ilang buwan ulit para yung target po namin, ma-achieve na po namin. Kasi diba, sabi ko nga sa inyo, 53 sao level po yung kailangan po namin punuin dun sa gestating area po namin. So yun, parang ang tagal, diba? Kung tutuusin, medyo matagal-tagal po yung proseso ng pagpapadami ng baboy. Tsaka yung pagtitiis po namin, medyo matagal-tagal pa. Ang pera kasi, mabilis lang gastusin yan. Pumunta ka nga lang ng mall, baka mamaya kulang pa yung 10,000 mo eh. Depende yan sa luho ng isang tao. Ang ginagawa po kasi namin dito sa farm, lahat ng napagbebentahan, pinapaikot po namin yan para mas mabilis na dumami yung mga alaga po naming baboy.
Huwag lang po kaming ma-ASF pa. At balang araw, pag nag-harvest naman po kami, mapapalitan na yung pagod, tsaga, at sakripisyo sa pag-aalaga ng baboy na matatawag po naming it's payback time. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe dyan, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Happy farming, everyone!